Magandang araw mga bata. Narito tayo muli sa Mother Tongue, ikaapat na markahan sa ikalimang linggo. Handa na ba kayong matuto? Ang ating paksa sa araw na ito ay ang paggamit ng pang-abay na pamamaraan. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang pagsulat ng hakbang sa paggawa ng isang gawain gamit ang mga panandang salita. Dahil dito, nakabubuo ka ng talatang nagbibigay ng panuto o hakbang sa pagsasagawa ng gawain. Sa araling ito, pag-aaralan mo ang paggamit ng pang-abay na pamamaraan. Ano kaya ang gamit ng pang-abay na pamamaraan? Bakit kaya may antas pa ito? Pag-aralan ang mga larawan sa ibaba kung paano ginagamit ang mga pang-abay na pamamaraan. Mastang mabuti natin ang mga larawan at alamin natin ang mga salitang pamamaraan. Sa unang larawan, mabilis na hawak. Sa pangalawa, agad na gumaling. Sa pangatlo, masipag magtanim. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang matutukoy mo ang pang-abay na pamamaraan sa isang pangungusap, makikilala ang mga uri ng pang-abay, makapagbibigay ng mga halimbawa ng pang-abay na pamamaraan at nagagamit ang pang-abay na sa paglalarawan ng kilos o galang. Basahin natin ang mga salita o parirala na hinango sa kwento. Una, mabuti. Pangalawa, buong tiwala. Pangatlo, malinaw. Pang-apat, maingat. Pang-lima, malakas. Pang-anim, mabilis. Pang-pito, nagmamadaling. At panghuli, mahigpit. Ang mga salita o parirala na iyong binasa ay tinatawag nating pang-abay na pamaraan. Ang pang-abay na pamaraan ay mga salitang naglalarawan ng pandiwa. Naglalarawan ito kung paano ginawa ang kilos. So halimbawa, malinaw na naipaliwanag ang tema at panuto. So inilalarawan kung paano ipinaliwanag ang tema at panuto. So makikita nyo dyan sa usapan ang pagpapaliwanag. So sa pangalawa, sa huli, mabilis kong isinulat ang pamagat na mahal ko ang aking pamilya. Inilalarawan kung paano isinulat ni Ana Marie ang pamagat ng kanyang sini. Ang pang-abay na pamaraan ay may iba't ibang antas ng paghahambing. Ang una ay lantay na antas. Ang pangunahing anyo ng pang-abay, ginagamit ito kung walang ginagawang paghahambing. Halimbawa, masarap magluto ng pansit habhab ang mga taga-Quezon. Pangalawa, pahambing na antas, ginagamit ito kapag 2 kilos na pinaghahambing upang ito ay ipahayag. Ginagamitan ito ng mga katagang mas, higit na at iba pa. Halimbawa, mas mabilis na hawa ng COVID ang matatanda. Pangatlo, pasuktol na antas. So, nagpapahayag ito ng pinakamataas na antas ng paglalarawan. Ginagamit ito ng mga katagang pinaka, ubod ng, hari ng, nuno ng, at iba pa. Halimbawa, pinakamagaling na mag-uukit ang mga taga-Paete Laguna. Ngayon mga bata, diyan nagtatapos ang ating paksa. Ngayon sagutan ang gawain pagkatuto bilang 1 hanggang 3 sa 5
linggo ng ating aralin. Sa ating module at ang last sa na matatagpuan ninyo sa class studio. Maraming salamat. Hanggang sa muli.